mahal tayo ng Diyos. Amen. At ang katibayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung ginawa po niya sa krus. Hallelujah for God. At because of that love, dapat laging ganito. Ano to? Laging first si Lord sa ating buhay. Amen. Priority siya sa ating buhay. Purihin siya. But before we discuss our discussion for this afternoon, I would like to recognize our, hindi naman na sila iba sa akin, pero sa inyo ba? Para kilala ko na pala ito. Of course, they are from CIS Group, right? Itong CIS Group na ito, if not mistaken, this is not crime, crime support. Crime support. Hindi pala, crime support. sila ay tumutulong sa ating mga kapulisan, ano? I think, for peace and order yata, right? Sa mga iba pang bagay, like yung mga pag-aabot ng mga tulong. Malaking bagay sila sa ating community. Yan ay instrumento ng ating Panginoon. And of course, it's a privilege. Thank you sa buhay ng ating kapatid ni si Brother Mike. Ano na nag-ano siya dito sa grupo na ito. Patuloy natin silang ipag-pray. Welcome, Jay, at ano na? Ayan. Siya yung ano, maganda boses. Mulihin ng Diyos. Ano yung makakanta ka sa ating Panginoon? Ano? Gamit ko sa Diyos. And of course, we hope and pray na magamit kayo. Magamit kami sa inyo maging daluyan ng pagpapala. Ayan. Ayan. So of course, recognize ko rin yung ating mga kapatiran na nakarating. Purihin ng Diyos at tagumpay ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen. So, ang ating talata ngayong hapon ay matatagpuan sa okay sa may Luke chapter 28 ano hanggang 33. So sabay-sabay po nating basahin. Okay? 1 2 3. For which one of you when he wants to build a tower does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Okay. Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Or what king, when he sets out to meet another king in a battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with 10,000 men to encounter the one coming against him with 20,000? Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. So then, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, once again for your message for us. Truly, Lord, you are so faithful that you keep feeding us as you have promised, O Lord. And once again, O Lord, I am just a vessel. Ikaw ang maitaas, ikaw ang makita, O Lord. As well, ang aking mga kapatiran, natulungan mo ang bawat isa sa amin, O Lord, na maulawaan po namin ang iyong mensahe. At tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lang po kami maging tagapakinig, kundi maging tagasunodin po ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat. In this way, in the name of Jesus. Amen. So, ang ating title, ayan, the three important things to know before doing anything. Ayan. At tinatawag ko yan, three important things na yan, the three P's. Merong four P's. Ngayon, meron namang one P's, cartoons yun. Yung two P's, ay bahala na kayo rin. Okay, so the three P's. Okay, before we discuss our pointers for this afternoon po, ay ibigay ko muna yung context ng ating talata sa hapon na ito. So dito, si Jesus Christ, dinidisciple niya yung kanyang mga alagad. When we say disciple or discipleship, ang ibig sabihin po niyan is tinitrain yung mga student niya. Tinuturuan o in-equip. So dito, si Jesus Christ, once again, tinuturuan nga niya ang kanyang mga alagad ng tatlong importanteng bagay. Yan yung importance of planning, importance of preparation,
and yung importance of performing. Yan. So, dito sa context natin, si Jesus Christ ay naggamit siya ng dalawang illustration, okay, para i-convey yung kanyang teaching sa kanyang mga disciples. Okay? So, yung unang illustration ni Jesus Christ ay yung tungkol ito sa pagtatayog ng tore. At yung isa naman, na second illustration niya, ay yung hari na sasabak sa bakbakan. So, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, bago magtayo ng tore, ay dapat meron munang pagpaplano. Okay? So, sabi ni Jesus Christ, na hindi pwedeng magtatayo ka na lang ng tore ng padalos-dalos. Kailangan meron pag-aaral, at ito sa pag-aaral ko nito, kailangan ay makita yung mga dapat gagawin, yung mga materials na dapat gagamitin. Upang sa ngayon, habang ginagawa na itong templo na ito ay hindi masayang, ibig sabihin, ma-meet dapat yung mga requirements. Dahil kung basta-basta lang gagawin ito na walang pagpaplano, maaaring hindi matapos yung templo, and then labas ay kahihaya lamang. Halimbawa, may mga dadaan tao, inumpisahan itong templo na ito, pero hindi naman natapos. Yan, mga nakatides, nobility, ano, nakatapos, hindi natapos. Alam ngayon, nakatiwang-wong ka rin, ano? Kahihaya, tinayo, pero hindi naman natapos. Tapos yung isa naman po, tungkol sa hari, na susulong sa makabakan. Okay? Dito, sinuturo na ating Panginoon Jesus, ganun din. Dapat meron munang pag-aanda, ano, pag-aralan muna. Bago sumabak sa bakbakan, hindi pwede yung padalos-dalos lang. Upang sa gayon, makita kung kaya ba yung pwersa ng kabilang kalaban. At kung makita ko na hindi kakayanin, eh mas mahinang pang ano, makipagkasundo ka na lang upang sa gayon ay maiwasan yung matinding kapahamakan. Ayan. At ito nga sa last verse natin, sabay sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, sumunod kayo sa akin, kahit ang kapalit dito ay mawala ang lahat sa inyo. Ayan. So, pupunta tayo yun sa ating pointers. Point 1. Ayan. Madali lang tandaan. Tatlong P. Plan. Then number 2, prepare. And then, perform. Okay, so point 1. Dito sa tinuturo natin Panginoon Jesus, makikita natin yung importance of planning bago magsagawa ng anumang pong bagay. Okay? Actually, ang ating Diyos, bago man po siya gumawa ng creation o magtalaga ng mga bagay, ay namunang muna po ang pagpaplano. Okay, makita natin sa talata sa Isaiah 46 verse 10. Kaki-post na lang, anak, na mga scripture. So, dito sa Isaiah 46 verse 10 po, may sinabi si Kanjan, my counsel shall stand. Okay? Ang aking plano ay tiyak na mangyayari. So makikita natin na talagang ang Diyos, kahit ang Diyos nagpa-plano. Amen? At makikita din natin dito na nauna yung plano bago yung pagtatalaga o paggawa, okay, ng kanyang plinano. Kasi sinabi din po niya dyan, inihayag ko na ang katapusan bago pa ang pasimula. So malinaw na nauna ang plano bago ang paggawa ng ating na Diyos. At ito pong principle na ito ay in-apply ito ng mag-amang si Haring David at si Haring Solomon. Itong prinsipyo na ito na bago magplano, ay bago may gagawin na bagay, ay magkaroon muna ng pagpaplano. At talaga naman pong naging pakipakinabang sa mag-ama na ito, itong prinsipyo na ito. Okay? Kung tayo yung mga nagbabasa na ng Biblia, we are all familiar with the story of King David and Solomon. Alam natin na they become successful sa kanilang pagiging hari. Marami silang mga plano na natapos, nagawa. Dahil nga, ina-apply nila itong principle na ito na bago magsagawa ng anumang bagay ay dapat magkaroon muna po ng pagpaplano. Okay. Ngayon, dito sa pagpaplano mga kapatid, dapat tatandaan natin na katulad nila Haring David at sila Haring Solomon, sa kanilang pagpaplano ay meron pa silang isang prinsipyo na ina-apply. They reflect on the words of God.
So ibig sabihin, bago sila magawa ng anumang pong plano, they make it sure na dapat ito incline sa salita ng Diyos. Yung pang hindi po kukontra sa aral ng salita ng Diyos. So, makikita na, masasabi natin na ganito mamuhay sila Solomon at si Haring David because sinulat nila sa kanilang mga aklat. Remember, si Haring David, may mga sinulat siya. Meron din po itong si Haring Solomon. Okay? For example, alam natin yung Proverbs 16:3 na sabi diyan ni Solomon, in all thy works, commit unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Okay? Another example, Proverbs 21:5, particularly, sabi ni Haring Solomon diyan, malaki ang kapakinabangan sa pagpaplano. Pero yung patalos-dalos na gawa, ang sabi diyan ay walang kahihinatnan. Proverbs 3:6, sabi rin diyan ni Haring Solomon, in all thy ways, acknowledge God, and he shall direct thy paths. So makikita natin talagang ina-apply talaga ito ni Solomon. Ganun man ang kanyang ama. Kaya nga sinulat ni King David yung Psalms chapter 1 verse 2 and 3. Kusa sinasabi dyan ni King David, a believer delights in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. At yung verse 3 ang sabi dyan he shall be like a tree planted in the rivers of waters that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and take note of this, and whatsoever he do shall prosper. Kaya talaga naman matagumpay itong si Haring Solomon at si Haring David dahil ina-apply nila itong principle na ito. Bago sila magsagawa ng anumang bagay ay nagpa-plano muna. At dapat yung plano nila ay hindi ito kukontra, okay, sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, karamihan sa atin, binabypass natin itong simple principle na ito. Alam mo, napakapalad natin, kaya pre-reserve pa ng Diyos ang kanyang salita para meron tayong gabay sa ating pamumuhay. But many of us ignore it. Mahirap tayong mag-decision without reflecting in the words of God. Tama po ba? Pabibigyan ko kayo ng isang example. Pagdating sa paggawa ng bahay, lalo pag meron kang pera, hindi kaya may naiipon ka. Pag may nagsabi sa'yo, hey, gawa ka ng bahay. Bilis, di ba? May bukso ng damdamin. Eh, sino nga ba naman ayaw bumuha ng bahay? Hindi po ba, di ba? Tapos ako may nang gusto mong magtayo ng sarili yung bahay. Hindi, okay na yan. Kahit ako, nakataas na eh. Kaya hindi na ako guilty. Alam, parehas tayo. So, kita natin bukso ng damdamin. Ganda nga naman, no? Kaya lang, papatayo tayo ng bahay without consulting the word of God. Tama po ba? Ihira yung may mag-isip na teka, ano bang will ni Lord pagdating sa pagtatayo ng bahay. So, example, sa Proverbs 24:27, i-post natin, anak. Para Facebook lang yun, i-post. Paki-like na rin, ha. Okay, so, dyan sa Proverbs 24:27, ang sabi dyan, na ngayon Solomon, bago ka daw magtayo ng bahay, listen to this, bago ka magtayo ng bahay, magtayo ka muna ng pagkakakitaan. Ilan na nakaisip mo? Tapos tinutunggan upang sa gayon, yung itatayo mong bahay at yung itatatag mong tahanan ay maging matatag. Tama? Parang sa pagpapamilyar niyan eh. Gusto mong kasawa! Wala kang hanap buhay. Kasawa ka agad. Ano mangyayari? Wala kang papakain. At least nagkaroon ka naman ng kasawa. Tama? So, ganun din yan eh. Proverbs 24:27. So, dapat pala po, kung kukonsulta nga tayo sa salita ng Diyos, ang ganda ng wisdom. Dapat, maunahin mo muna yung negosyo bago mo isipin ang pagpapatayo ng bahay. Kasi bugso lang ng dami, lalo na kung may pera, patayo. Eh wala namang pagkakitaan. Kaya nung ending, either hindi natapos yung bahay, mus na yung pera. Or hindi po kaya, natapos naman yung bahay. Baw naman sa utang. Eh kasi utang na utang, walang pang supply eh. Pero kung inuna mo ang negosyo, eh tama nga naman yung wisdom ng Biblia. May pang-provide ka sa pagtayo ng bahay. Eh meron ba? Sample pa lang yan. At marami pong wisdom ng Biblia na ini-ignore natin. Minsan kasi ang tao, ang tingin niya sa kanyang mga diskarte ay tama. Pero ano sabi ng Biblia sa Proverbs 14:12? Sabi dyan, okay, may mga daan ang tao na sa tingin niya ay tama. Pero sa dulo nito ay kapahamakan.
yan ang problema kapag ignore natin ano ang salita ng Diyos. We don't reflect in the words of God in our daily decision. Tama? Ayan. So important yan. We have to remember why we should incline in the Word of God. Bakit kailangan kasi tayong dependent sa salita ng Diyos? Anyway, sabi ng Biblia po, ang salita ng Diyos ay perfecto. Psalms 18:30. The ways of the Lord is perfect. Kung sinabi perfect, wala man ang kaduda-duda doon. Dugtungan pa ng Psalms 12:6. Ang sabi diyan, the Word of the Lord is pure words, tested and purified 7 times. So, maaasahan. So, we should incline in the word of the Lord kasi mapapakinabangan po mga kapatid. Yan na. Tunay na may pakinabang talaga. At another thing, bakit pa kailangan tayong mag-incline sa salita ng Diyos? Kasi may pangako ang Diyos. Remember Psalms 1:3? Ang sabi diyan ni King David, and whatsoever he do, what? Shall prosper. Amen? And who will, sino itong magpa-prosper na tao ito? Those who meditate on the Word of God day and night. Tama? Ayan. So, importante po yun mga kapatid. Dapat mag-reflect muna tayo sa salita ng Diyos. Ano mga pong decision ang gagawin natin sa ating buhay? Taas po ang kamay na may Bible sa bahay. Tama, iniwan niyo nga sa bahay. Wala rito. But praise the Lord, at least may Bible po kayo pag uwi nyo sa bahay. Wow, marami pala ditong words of wisdom na para sa atin. Amen? Amen. So, going back. So, yan ang yung dapat na mag-incline tayo kasi may promise. Okay? And when the Lord promise, remember this mga kapatid, pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Ang sabi niya, whoever delights in the word of the Lord, whatever he do, shall prosper. Pangako po yun, mga kapatid. Amen? Kaya, bakit ka ba mag-rely sa payo ni Vice? Mayor. Dapat, dito tayo. Kasi the word of the Lord is perfect. Amen? Ayan. So, another thing na dapat nating matutunan, yung salitang padalos-dalos po. Tayo pong tao, normal po sa atin ang magpadalos-dalos. Kasi meron tayong tinatawag na bukso ng damdamin. Okay? Siya na. Cross ko na siya. Ngumiti eh. Tangin na. Pagbukso-bukso ng damdamin. Ganun din, pabukso-bukso ng idea. Diba ito utang na ito eh. Kung ano-ano pumapasok sa utang. Kaya nga, napakagaling ng salita ng Diyos na sinasabi sa atin, huwag po tayong padalos-dalos. Amen? Halimbawa, may gusto, yumaman na lahat, sabi niya. Eh, ano sabi ng Biblia? Tingnan natin yung Proverbs 28:20. Okay. Diyan sa Proverbs 28:20, ang sabi diyan, okay? Yung nagmamadali daw yumaman, mapapahamak. Pero ang tapat sa salita ng Diyos, anong sabi? Will abundantly be bless. Hindi lang i-bless eh. Sabi, abundantly. Amen? So, nakita natin, kaya pala matagumpay si Haring David at si Haring Solomon. Because they understand this principle. Eh, tao na naman si Haring Solomon at si David, ibig sabihin pwede natin gayahin. You say amen? Apply din natin sa ating buhay. Alam po ninyo ito, si Haring Solomon at si Haring David, pumalpak lang sila sa buhay nila kailan? Noong they depart in the Word of God. Si Haring Solomon, kailan naging palpak ang buhay niya? Noong magsimula na siyang magtayo ng mga shrine para sa mga Diyos-Diyosa. Kaya doon nag-start na gumagulo ang kanyang buhay. Nilayuan niya yung saluta ng Diyos na huwag niyo sasama sa ibang Diyos. Paano nangyari kay King David? Sabi ng Diyos, thou shall not commit adultery, thou shall not murder. Nag-depart siya sa saluta ng Diyos. Ano nangyari? Nag-start na maging magulo ang buhay niya. Tama? So, tapat ang Diyos eh. If we will just rely or reflect every decision or every plan sa ating buhay, sigurado po pagpapalaan ng Diyos. And the word prosper, mga kapatid, going back to the word prosper, yung pagpaprosper po, maaari hindi instant. Kung yung ngayon, gusto mo ngayon na, Lord, I want patience right now. Natutunan ko kay ate. Hindi ganun.
Ang pag sinabing prosper, may proseso ang Diyos. Pero tanda natin, dahil tapat ang Diyos, sigurado kong pagpapalaki ka niya. Amen? Just trust in the word of the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang buhay ng Diyos. Ngayon, punto tayo. May plano na. Alinaw na yung plano reflected sa word of God. Punta tayo ngayon sa point 2. Ano ba yung point 2? Sabi, prepare. So, nagplano ka na. Kailangan ko ng, sa pagplano mo, kailangan ko ng pako, kailangan ko ng martilyo, kailangan ko rin taga ng martilyo, ano? Kailangan ko rin ng mapapako. Okay, so in short, dapat i-prepare mo na po lahat ng kailangan. Okay, ngayon, mayroong dalawang important bagay na dapat natin na ma-prepare sa ating buhay. Especially sa isang hindi pa mananampalataya. Dalawang bagay. Una, bago ka gumawa ng anong bagay, make it sure na meron kang tamang relasyon sa Diyos. Amen? May tamang pagkakilala ka sa Kanya. Kasi kung wala, useless ang lahat. Actually, itong principle ito, pinapalay ng isang buhay yan ni Aaron Solomon. Remember siya sumulat ng aklat na Ecclesiastes o mga ngaral? Paulit-ulit niya sinasabi diyan, yung salitang walang kabuluhan. Ayan. Particularly in chapter 1 verse 14, sabi ni Haring Solomon po dyan, aking naobserbahan na kahit anuman ang gawin ng tao rito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng ganyan, lahat ay walang kabuluhan. Makapagpatayo ka man ng maraming bahay dyan, marami ka mang plano ng mga pinagagawa. Walang kabuluhan ang lahat ng yan kung walang Diyos sa iyong buhay, ang sabi ni Solomon. Same principles na naiintindihan ni Apostle Paul. Sa Philippians chapter 3 verse 8, ang sabi ni Apostle Paul dyan, lahat ng kapakinabangan dito sa buong mundo, sabi dito sa lupa, ay ibinibilang kong basura, sabi ni Apostle Paul, makamtan ko lamang ang Panginoong Hesukristo. Itan. Amen? So, napaka-importante, ang pinakamahalagang preparasyon ay kailangan tiyakin mo muna na may tamang relasyon ka sa Diyos. At pangalawa, okay, na importante preparasyon is dapat equip ka sa salita ng Diyos. Yun yung pangalawa. Alam po ninyo, hindi pwedeng alam mo lang John 3:16. Ha? Pastor naman, sakit mo naman magsalita eh. Dalawang scripture naman ang alam ko. Actually, kulang pa rin. Ano? Kailangan puspus ka po ng salita ng Diyos ng kanyang aral. At ito dapat nauunawaan natin. Okay? Sabi ng Colossians 3:16, let the word of Jesus Christ dwell in you richly. Diba? And in all wisdom. Diba mo? Eh, hindi pwedeng yan 360 lang po ang alam natin, mga kapatid. It is a challenge to us. Kaya nga po, nandito ang Biblia. Ano, yung iba, binibigay na nga ng Diyos ng Biblia eh. So, dapat mapuspos po tayo ng aral ng salita ng Diyos. And by this, again, we are offering Bible study po, mga kapatid. It is a privilege for us na magamit po sa ganitong ministry. Libreng-libre, mga kapatid. Kung pwede nga, kami na pa magbayad sa inyo para lang matuto kayo sa salita ng Diyos. Okay? One hour lang po ang Bible study namin. Once a week. Ay, po kayo. At sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw ay equipped ng salita ng Diyos, naku, talagang hirap na hirap ni Satanas na ikaw ay illegal. May say amen? Ayan. So, third points. Pakita natin yung third points. Ano yung third points? Yan na yung perform. Okay, may plano ka na. Yung plano mo siguradong eksakto sa salita ng Diyos, hindi kontra. Okay? Ngayon, nakapag-prepare ka na, alam mo na na ikaw ay nasa Panginoon. Ngayon, itong pangatlo ay dapat huwag nating i-miss. Okay? Karamihan, may plano na, nakapaganda na, hindi naman ginawa. Sana hindi ka na lang nag-plan. Hindi mo na rin yung natatot, hindi mo rin naman gagawin. Ito lang, say-say. Tama po ba? Ayan. Ayun. Dito sa pag-perform, mga kapatid, may guide ulit na tinuturo sa atin ng Biblia. Sa pag-perform, there are three important things na dapat natin tandaan. Huwag natin kalimutan, ha? Kaya sabi ko nga, tandaan eh.
una, kailangan anuman ang gagawin mo, ang inspirasyon mo ang Diyos. Same. Colossians 3:23, ang sabi ko diyan, okay? In anything you do, do it heartily unto the Lord and not as unto men. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ang buong puso para sa Diyos. Na ginagawa natin to hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ang inspirasyon mo ang Diyos, hindi ka madaling ma-discourage kapatid. Totoo yan. Pero kung ang inspirasyon mo tao, patay ka. Kasi ang tao, marami pong kakulangan. Huwag mong mag-expect na mataas sa tao. Halimbawa, bigyan mo ngayon ng sabon pag tao ang inspirasyon mo. Ha? Gumagawa ka ng kabutihan sa kanya. Ay, papasalamat naman. Lalo ko yung, Peter, thank you siya. Napansin niya yung aking ginagawa. And then later on, hindi niya napansin. Ano? Hindi ka lang niya pinansin yung ginagawa mong kabutihan. I mean, nakikit ka pang hindi maganda. Ano? Siniraan ka pa. And dahil sa inspirasyon mo, later on, what will happen? Nakaka-disparage naman yung tao na. Amen? Pero pag ang Diyos po ang ating inspirasyon mga kapatid, ang pinag-iba ng Diyos sa tao, ang Diyos naman. At nananatili po siyang napatid sa inyo. Sa 2 Timothy 2:13 ang sabi diyan, God is faithful po and He cannot deny Himself. Amen? At another thing na dapat natin matandaan, ang Diyos ay kaya niyang suklihan ano man pong ating ginagawa mga kapatid. Nama? At kapag ang Diyos ay nagbigay, the best. Sigurado yan. Remember, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Okay? Hebrews 6:10, ang sabi diyan, hindi kalilimutan ng Diyos ang bawat kabutihan ginawa mo para sa kanya. Take note, hindi daw niya kalilimutan. Iyan tao nakakalimutan. Alam mo yung una, vibes kayo. Ano kasi maraming na itutulong sa'yo. Bandang huli, meron ka lang nagawang hindi maganda. Ano nang gagawin? Ano? Di ba nakaka-discourage? Pero kay Lord, hindi po siya ganun. Kaya, para maiwasan po natin ang ma-discourage, ano man ang ating ginagawa, tandaan po natin ito. Sabihin mo, para kay Lord. At hindi ka basta-basta ma-discourage. Tuloy-tuloy pa rin ang nitingo mo sa tao. Anong klaseng tao ito? Kahit na hindi na ako nagpasalamat, masipag pa rin gumawa ng kabutihan. Dahil yung taong yan, 100% sure, ang kanyang mindset kasi, ginagawa ko to. Ako lang hindi para sa iyo, kung hindi para kay Lord. Kaya number one, binabertis na ba ito? Priority lagi sa Lord. Amen? So next thing, sa paggawa, na huwag natin kalilimutan. Tutal gumagawa na rin tayo ang sabi ng Biblia, husayan na natin, work diligently. Hindi work hard. Magkaiba ang work hard sa work diligently. Ang work hard, hindi mo na kaya, pinipilit mo pa. Ang bigat-bigat pang panila, pinipilit mo na, pinipilit mo pa, hindi na umuhan. Hindi work hard. Hindi obra yun. Work diligently. Anong ibig sabihin ng work diligently? Kung ano po yung kakayahan na binigay sa'yo ng Diyos, yun ang gawin mo. Amen? Dahil bawat isa po sa atin ay pinagkalooban po ng biyaya ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Hindi niya sa 1 Corinthians 10:13, hindi niya susubukin ng tao na lagpas sa kanyang kakayahan. Okay? Amen? So, basahin natin Ecclesiastes 9:10 anak, pakipos. Sabi ni Solomon dyan, habang buhay pa tayo, ano man ang masumpungan ng ating mga kamay na ginagawa ay paghusayan natin. Kasi pagpatay na po tayo, wala ka nang pwedeng gawin. Ha? Alam po ninyo, ang buhay ay isang regalo sa Diyos. At habang buhay po tayo, marami po tayo pwedeng magawa. Tama? Totoo yun. Kaya habang buhay pa tayo, kung ano man yung ipagkalog po sa atin ng Diyos na gawain, pagbutihan po natin. Amen? Sa bagay, tandaan natin, kapag pinagsama-sama mo ito, sa lahat ng iyong ginagawa, remember, hindi nakakalimutan ni Lord. Ba't ginagawa mo at pagdating mo sa Panginoon, sabi niya, I will reward every works. Amen? Tandaan natin yun. And finally, pangatlo, sa ating paggawa, dapat meron po tayong tinatawag na focus and consistency. Okay? May focus. Alam po ninyo yung kabayo, okay, lagi na natin narinig ito, pero sa iba pa, nilalagyan dito ng harang sa mata para may focus.
Kasi kung tatanggalin niya, naku, yung babae ko sa saan napupunta. Uy, punta tayo ng SM, saan napupunta sa Center Mall? Dapat may focus. Ibig sabihin po mga kapatid ko sa Panginoon, kung ano man yung plano mo, tapusin mo yun. Huwag pa iba-iba ng plano. Ha? Eh yung nga binigay sa'yo ng Diyos, mag-focus ka doon. Hallelujah. Masahin nga natin ito, anak, itong Proverbs chapter 4, verse 25 and 27. Okay. And this time, masahin nga natin talaga, ano? Proverbs 4, 25 and 27. So sabi dito, let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. So diretso daw ang tingin. Kung ano yung goal mo, kung ano yung plano mo, yun ang tapusin mo. At pag natapos mo, saan ang plano ng iba? Amen? Ano na, di ba po? Eh, yan ang salita ng Diyos, full of wisdom. Tapos sabi dito, watch the path of your feet and all your ways will be established. Oh, ibig sabihin dyan, sa'yo naman paglakad, alisin mo yung mga unnecessary, iwasan mo yung mga kaistorbo. Ha? Kaya, yung paglakad mo kailangan ayon doon sa salita ng Diyos, naging going back to sa reflection in the Word of God. Huwag kang mag-compromise. Amen? Yung last preaching natin, isisimit ko lang ito. Okay, yung last preaching natin, yung about Satan, na habang tinatahak mo ang iyong pangarap, along the way, Satan will come. Trabaho ni Satanas, hindi mo siya pwede ko tayo. Satanas, pumunta sa akin. Matating yun, ikaw talagita yun eh. Ano? Ngayon, kung dating ni Satanas, remember, may two goals siya. Pigilan ka na lakarin yung daan patungo sa iyong pangarap na ibinigay ng Diyos. Or, lumakad ka sa ibang daan, kasama yung sarili mong daan. Okay? Tama? Kaya kailangan, wow, straight lang, focus lang, huwag kang magkocompromise. Halimbawa, ang commitment mo kay Lord, Lord, sa pagsaserve ko sa'yo, I want to be honest. Then, be honest. Kahit na may magsursur sa'yo ng maliit, piso lang, naku, naging 1,000,000. No, I will be honest. Pakilagay lang sa'yo natabi. Joke lang, tayo naman. Okay, so dapat honest. Okay? Okay. So, finally, tandaan natin mga kapatid, dapat consistent. Huwag natin kalimutan yung 3 things na yun. Okay? So, praise the Lord. That is our discussion for this afternoon. And tingnan natin, anak, kung ano yung natutunan. But before that, babalik tayo doon sa tatlong slide, doon sa tatlong P. Meron lang akong mga keynote na tatandaan natin yan. Sa plan, the fail to plan is the plan to fail. If you fail to plan, hindi, a plan mo is mag-fail. Next, the fail to prepare is to prepare to fail. Tama? And finally, the worst sa lahat, the fail to perform is the worst failure of all. Nagplano ko pa, sana hindi na. Hindi mo rin naman gagawin. Amen? So what we have learned for this afternoon? Okay. So number one, planning is very important po. Tandaan natin yan. Before doing things, yan nga, the fail to plan is the plan to fail. Tapos sa ating pagpaplano, dapat it must reflect on God's words. Hindi ba ba't mo ano? Kung kontra, diba may kontra, isin mo yun. Palitan mo ng dapat ayon sa salita ng Diyos. Next, another important things to remember is prepare before doing things. Yan, the fail to prepare is to prepare to fail. Napalaga, the preparation number one is to have Christ in our life. And pangalawa, yung be equipped in the Word of God. At pangalawa po, to perform is the very important things to know. To prepare to perform is the most important thing to know. So, tatlo, yung mahalagang bagay, huwag makalilimutan, give you rest sa iyong paggawa. Dapat ang inspirasyon mo ang Diyos. At pangalawa, dapat may focus and consistency. So, let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for the message of this afternoon. Truly, O God, you are so faithful that you are continually, Lord, na ginagay kami sa aming pamumuhay, O Lord. Mahalaga itong mga aral na ito, that these 3 important things, Panginoon. Upang sa gayon, kung ano man po yung magiging plano namin na naaayon din po sa iyong kalooban, O Diyos, ay ito'y aming tiyak na makamtan.
Along the way, darating ang kaaway at susubukan Panginoon na sirayin ang plano namin nito. But by following this trippy, Panginoon, ay sigurado po, O Lord, na hindi magtatagumpay ang kaaway tulad ng iyong promise, O Lord. Lord, whatsoever we do shall prosper. Once again, O Lord, akin na pong tinatagubilin itong mensahe sa hapon na ito. Ito po, tumulong sa amin, O Diyos, na ito ay aming isagawa, hindi lang po maging taga-pakinig kami, O Diyos. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa iyo, katilang Diyos naman sa alam ng Jesus, sa Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng Diyos. Palakpakan po natin. Thank you and God bless you all. Hello po. Gising pa po ba kayo? Amen. Ay, gising pa. Pwede po bang isang napakatinding clap offering para kay Lord? Taas mo! Taas mo po yung kamay nyo! Amen! At syempre bago po tayo dumako sa isa pa pong pakiprepare po yung ano nyo.